Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, big love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho, mga ka-action, mga ka-camping, no? Una sa lahat, bigyan muna natin ng palakpakan si Meg Sobere. Ayun. Oh, salamat naman, Meg. Sinit, Meg Sobere. Ang buong akala namin is i-delay mo pa. Kaya na-undarive natin kaninang umaga na para na tayong naiinis. Kasi nga, sa hindi pa niya pagperma, mga ka-action, sana sabing warrant of arrest para dito kay Kibuloy ho, mga ka-action. Pero ito po, may warrant of arrest na si Pastor Kibuloy. Ito na ang pangalawang kalbaryo dito kay Kibuloy ho, mga ka-action. Marapat lang po ito na gawin ito ng Senado. Dahil walang karapatan si Kibuloy na yurakan ang dignidad ng mga senador. Di ba? At ang pag-iinsulto niya sa institusyon, dapat lang hindi yan papalagpasin ng Senado. Kung si Senate Robin Padilla, Amy Marcos, ay okay lang sa kanila na dinudungisan, tinatawanan, or niyuyurakan ang dignidad ng Senado, eh kaibigan nila yun. Kaya naiintindihan na lang natin. Diba? Pero nandito po tayo na hindi tumitigil sa pag-ingay, sa pag-ingay, sa pag-ingay para manaig ang katotohanan. At eto na nga po, kung hindi tayo nag-ingay na nag-ingay na nag-ingay sa social media, sigurado tayo na ito si Senate Meg Sobere ay talagang painday-indayan niya ito ang nasabing pagpipirma. Baka marami pa itong kos-kos batikos. Pero dahil siguro nakita ni Meg Sobere na walang tigil ang ating pag-iingay, ayan, pinirmahan na yan. Kaya, maraming salamat sa iyo, Senate Meg Sobere. Diba? Eto po, mga ka-action. Pakinggan po natin at panoorin ang statement ng ating masigasig at matapang na senadora, walang iba kung hindi si Senadora Reza Hontiveros. Hindi siya kinonfirm. Hindi siya kinonfirm today. Thank you. Sige, salamat. Okay, salamat. Guys, quiet guys. Quiet lang guys. Okay. Okay lang gamitin ko to. Hindi ko, So, napapanahon po ang aksyong ito para sa bawat babae ngayong buwan ng kababaihan. At nagpapasalamat ako, dagang salamat kay Senate President Meg Sobere sa kanyang pagpirma sa arrest order. Kasi walang karapatan si Kibuloy yurakan ang dignidad ng Senado. Ang pangbabastos niya sa institusyong ito ay hindi talaga dapat palampasin. Higit na pasasalamat sa lahat ng mga testigo na naglakas loob na makilahok sa dambuhalang labang ito. Kayo ang puso ng investigasyong ito at kasama nyo kami sa Senado hanggang dulo pa. Ma'am, mabilis lang na paglaro. Pagka ngayong signed na po ang arrest order, ano po mangyayari? Bibigyan pa po ba sila ng kopya para po ito deserve or talagang anytime na mangyayari? Anytime po, pwede na pong mangyari. Of public knowledge na rin naman ito. So once na ma-arresto immediately, magkakanda kayo ng hearing? Once ma-aresto sila, makakapag-schedule na kami sa wakas ng hearing na dadalo siya
para sa wakas humarap sa komite, pakinggan ang aming mga tanong at sagutin ang mga ito. Kung ano panawagan nyo kay Pastor Kibuloy, kailang ba would you encourage him na mag kung saan ang pumunta at pag nakumabot sa serve na arrest order and isa ko nga public knowledge naman na may arrest order? Actually, kung sana nung una pa lang sa dalawang imbitasyon sa Sabina hanggang ngayon, kung sana sa simula pa lang humarap na sila, eh hindi na kailangan umabot sa ganito. Eh kaso ang dami pa niyang drama. Ma'am, clarification, anytime kahit naka-session break yung Senate, pwedeng mag-conduct yung Senate hearing? Opo. Practice naman dito sa Senado, kahit naka-break kami, authorized naman ang mga komite na mag-conduct ng aming trabaho. Tapos, dahil naka-break lang, hindi kayo alis ng bansa, waiting for the possible arrest and hearing then? Wala po akong schedule umalis ng bansa. Sana si Kibuloy din, hindi tumakas, kaya nga't nauna na akong nanawagan sa Bureau of Immigration, bantayan yung ating mga borders para hindi doon makatakas si Kibuloy. May identify ba yung location niya, you were about to meet Kibuloy? It's anybody's guess. Pero lagi yung aming mga sampina, yung show cause order, lahat po ipinadala at doon inireceive sa kanilang adresa Davao. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Papahawak lang daw po. Sure. Anong oras nating natanggap? Ngayong 1 p.m., 2 p.m.? Ngayong mga 2 p.m.? How does it feel holding that arrest? So good. Okay. Thank you, ma'am. Salamat. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping klo, napakinggan na po natin ang statement ni Senadora Reza Hontiveros. Palakpakan. Una sa lahat, maraming salamat po sa iyo, Senadora Reza Hontiveros. Dahil sa inyong walang tigil na pagpursige na marilis ang warrant of arrest dito kay Pastor Kibuloy. Marapat lang po ito na iharap siya sa Senado, no? Hindi naman sana ito aabot sa arrest warrant kung hindi lang naging matigas ang ulo ni Kibuloy. Pero siya na rin ang gumawa ng way para gawin ito ng Senado sa kanya. Kaya kung may dapat man nasisihin, walang iba kung hindi ang kanyang sarili. Di ba? Tama lang po ito ang ginagawa ni Senadora Reza Hontiveros. Kung para sa iilan sa ating mga kababayan na anti-Hontiveros ay maling-mali ang ginagawa, bahala na kayo. Basta kami, tama ang ginagawa ni Senadora Reza Hontiveros at hindi siya nagsasayang ng kanyang oras dyan o hindi siya nagsasayang ng pera dyan dahil may mga tao na gusto makamit at makamtan ang matagal nilang pinapangarap na hustisya. Diba, mga ka-aksyon, mga kakamping? Eto, si Senadora Reza Hontiveros nanawagan sa kanyang mga kasama na dapat magtulungan o magkaisa para ipakita na hindi kayang maliitin ang Senado. Pero kay Robin Padilla, ang sabi ni Senate Robin Padilla kanina sa na-on-the-air natin at nabigyan natin ng reaction at komentaryo kanina at sinundan ng video ito, ang sabi ni Senate Robin Padilla, pwede ba huwag na tayong dumagdag? Dahil masyado daw magastos. Huwag na daw magdagdag o makisawsaw sa pinaglalaban ni Senadora Reza Hontiveros. Diba? Maling-mali ang klaseng pananaw ni Senate Robin Padilla. Dahil nga po, ang nakasalang dito, walang iba kung hindi ang kanyang iniidolo at pinagkakautangan ng loob na si Pastor Kibuloy. No? Pero, wala kaming pakialam kung kayo may utang na loob dyan kay Pastor dahil siya ay kailangan iharap sa Senado para malaman nating lahat kung ang lahat ng akusasyon ng mga testigo ni Senadora Reza Hontiveros ay totoo. Marapat lamang naharapin niya at paninindigan niya na siya ay walang kasalanan. Puro siya drama, puro siya kung ano-ano na pambabatikos niya kay Senadora Reza Hontiveros. Pastor Kibuloy, ito lang ang masabi namin sa inyo. Kung nasaan ka man ngayon, ito ay pangalawang kalbaryo na i-release sa'yo ang warrant of arrest ng Senado at warrant of arrest ng Kongreso.
pero kahapon pa yung nagsimula ang sa Kongreso. Ito lang po ang masabi namin. Kung nasaan ka man, sumuko ka na. Harapin mo na. Linisin mo muna ang pangalan mo. Sagutin mo muna lahat ng mga akusasyon ng mga testigo bago mo sabihin na peke o gawa-gawa lamang ang mga nasabing akusasyon laban sa iyo. Humarap ka muna at doon mo i-justify at dipinsahan ang iyong sarili sa harap ng Senado. I think I know na hindi hukuman ang Senado. Pero may ano po sila? May kapangyarihan na pwede kang iparesto at iharap ng sapilitan dyan sa Senado. Diba? Kaya kung nasaan ka man ngayon, wag nyo na masyado palalain pa itong sitwasyon. Sumuko ka na, pumunta ka na ng Senado. Diba? First class naman ang kulungan mo. May air conditioning, may CCTV, makakagamit ka pa ng cellphone ng 10 minuto sa bawat araw. Sana all. Diba? So yun lang ha, mga ka-action, mga ka-camping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.